So, paano naman tayo gumamit ng adverb of quantity? Kapag gumamit tayo ng arimas na verb, minasam, merong adverb of quantity na tinatawag, ang sukat. Ano yan? Si Taksang, si Sokoshi, si Amari, at si Slenzen. So, dapat ninyong tandaan, kapag gagamit kayo ng Taksang sa Sokoshi, dapat ang verb ninyo ay positive. Pero kapag Amari at Zenzen, dapat yan ay negative. So, ganda po yan. Kapag tinanong mo kung may pera ka, pag sinabi mo, contact lang, Sokoshi. Pag sinabing madami, Taksang. Ano naman yung Amari? Ang ibig sabihin ng Amari, walang gaano. O lagyan yung translation, walang gaano. Ano ibig sabihin yan? Kumbaga, paglalagyan natin siya ng numero, sa sampo, merong dalawa. Na? Sa sampung piraso, dadalawa lang. Para 2% lang siya. Na? Yung konti, kumbaga, paglalagyan natin ng numero, mga 40%. Yan. Pero at least meron na 40%. Na? Pag taksang naman, so maybe above 80%. Na? Ayan. Pero kapag zen-zen, kung baga sa pera, kahit 5 duling, wala. Na? Zen-zen. So ito yung mga example niya. Meron akong sapatos madami. I have a plenty of shoes. Parang nung ako yung umuwi, galing din Japan, meron akong uwi, nakit si Ares. Ah, 15 pairs of shoes. Eh, seryoso, meron akong set. Ayan. So, plenty na yun para sa isang normal na tao na meron na luwang paa. Na? So, watashi wa kutsuga taksang arimas. Saan natin nilalagay ang adverb of degree? Dito po yan inilalagay before the verb at wala nang particle na ilalagay. No? Positive or negative, walang particle na ilalagay. Basta isisingit mo lang yan sa likod ng verb, no, ng arimas. I have a plenty of shoes. Ito na po yung example ng Sokoshi. Watashi wa okane ga Sokoshi arimas. Watashi wa okane ga Sokoshi arimas. So pare-pares lang naman yung pattern dyan. Basta tatandaan nyo lang, si Taksang sa kasi Sokoshi ay positive arimas. Pero kapag negative, kapag amari, kagaya nito, don't have much. Don't much, walang gaano. So dapat ang verb mo ay negative. Watashi wa jikan, anong jikan? Oras. Amari arimasen. So kapag amari po, negative dapat ang verb na gagamitin. Also kay zen.